sa totoo lang, yung pinakamahirap na part kapag nagluluto ka ng bobis, yung nagagayat ka ng mga sangkap mo, yung mga ingredients na gagamitin mo sa bobis. At isa pa, itong mismong baga itself, nagagayatin mo siya. Kasi ako po, kapag nagluluto ako ng bobis, hindi ko pinapagiling sa palengke. Hindi ako nagpapagiling sa palengke kasi ang ginagawa ko, binuboiled ko siya sa tanglad or lemongrass, tapos maraming asin at saka luya. Bakit? Kailangan ng madaming asin para kumagat yung lasa sa baga na niluluto nyo. Anyway, hindi mo naman gagamitin yung pinagsabawan, so pwedeng maalat and then itatapon mo yung sabaw, tapos i-rinse mo ulit yung baga, babanlawan mo siya ng mabuti para malinis bago mo siya gagayatin katulad ng ginagawa ko ngayon. This is the mahirap, ito yung mahirap na part. Ito yung pinakaayaw kong gawin pero wala akong choice kasi ako talaga yung gumagawa dahil ako yung magluluto. Wala akong katulong. Garlic, pwede mo naman siya halos, para paglagay mo ng garlic, pwede mo na rin isunod si ginger. And then na rin ilagay yung sibuy. Ito, laurel. Yung bopis na gagawin mo. So, pwede mo na siyang ilagay. Yung pinagisahan ko, yung pinaglutuan ko nung pwede mo nang ilagay yung kamatis. Yung iba, hindi naglalagay ng kamatis, diba? Pero, try nyo rin pong maglagay ng kamatis. Kung magugustuhan niyo yung style ko. Halu-haluin mo lang siya. Hanggang sa humalo na yung kulay niya dun sa karne na niluluto mo. Buksan na natin. Tingnan natin after 3 minutes. So, check natin. Check natin yung bobis. Actually, nalaga ko na siya kanina ng mga 30 minutes ko nilaga to. Actually, ako kasi mahilig ako sa tansya-tansya. So, tinitingnan ko lang kung parang okay na sa akin or kung meron kang specific na oras na gusto mo after another 15 minutes. Pwede naman ganun. So, siguro, maya-maya pa natin siya pwedeng lagyan ng next na kung ano man yung ilalagay ko dito. Siguro, takpan muna natin siya ulit. Ako kasi, sa totoo lang, mahilig ako sa tansya-tansya. Pero nilaga ako na to kanina ng mga 30 minutes. Na pwede mo na lagyan ng paminta. Kasi yung paminta, ganun din, pampawala ng lansa. At the same time, nag-a-add siya ng spice. Lagay na po ako ng toyo, suka, at patis. Hindi ko alam kung nakat ko yung video kanina, pero naglagay na ako 2 tablespoons of soy sauce, 2 tablespoons of vinegar, and yung sa patis, medyo hindi ko binigla kasi baka mamaya umalat, hindi mo na siya makahabol. And wala po akong nabiling siling labuyo. Meron akong chili flakes, so try natin kung gagana yung chili flakes. Pero mas masarap sana kung siling labuyo yung gagamitin mo. Huwag daw haluin kapag may suka. So, ang ginawa ko after 2 minutes bago natin siya hinalo. So, check natin kung okay yung lasa. Pwede na natin ilagay ito. Yung carrots at saka bell pepper. Okay, gusto ko lang ng marami kasi pampawala din siya ng lansa. And masarap siya kapag kinain mo siya na medyo meron kang crunchy-crunchy na nakakain. Para hindi siya more on karne, meron kang labanos and carrots, diba? So, ayan na siya. Ayan yung itsura niya ngayon. Para bumalansi po yung lasa, naglalagay ako ng pineapple tidbits. So, sasabay ko na yung tidbits sa pineapple juice, yung syrup niya. Parang instead na maglagay ka ng sugar, pwede niya na yung ilalagay mo. So, ngayon, since nilagay ko na lahat ng sangkap ko, pwede mo na siya. Try natin yung 3 minutes, then check natin ulit. After 3 minutes, check natin ulit yung bopi. Big siya, siguro dahil sa, syempre, naglagay naman ako ng syrup ng pineapple, diba? So, yung parang pinaka nagsabaw siya doon sa pineapple. Mag-add po ako ng konting salt. Nag-add po ako ng isang kutsarang patis and a pinch of salt. Tama-tama yung lasa and sobrang bango. Mangangamoy yung bahay mo sa bango ng bopis na niluluto mo. At saka tingnan nyo yung kulay, sobrang ganda. Kasi meron siyang bell pepper, may tomato, may pineapple tidbits, carrots, and radish. Mga mahilig sa maanghang, maglalagay kayo ng siring labuyo. Meron din naman ako nilagay, isa lang. So, kaya lang, pag parang feeling ko sa akin, nakulangan talaga ako sa siring labuyo. Ayan na siya. So, tapos na ako magluto ng bopis and tikiman time. So, eto kasi, mabango siya. Bakit? Kasi nilaga ko siya sa tanglad na may luya. So, hindi siya malansa. Kasi nakatingin na ako, may nagluluto talaga na minsan. Nandun pa yung lansa nung baga. So, nilaga ko siya dahil alam ko namang malansa.
So, nilaga ko siya sa lemongrass at saka ginger and maraming salt. So, ngayon, natikman ko na siya kanina. So, gusto ko lang ipakita sa inyo na natitikman ko siya. Yung carrots ko tsaka yung radish, crunchy pa rin. Kasi hindi ko siya in-overcook. Tapos, tama-tama yung lasa. Hindi siya maalat, hindi siya matabang. And nandun yung, kasi maglalagay po kayo ng pineapple tidbits kung gusto niyo for a change, para lang maiba. Yung iba naman naglalagay din ng liver, ng atay. Pero sa akin, wala akong nilagay na atay this time. More on baga and yung baga itself kasama yung puso. So, sobrang winner. Try niyo po yung, kung gusto niyong gayahin yung recipe ko sa paggawa ng bobbies. I'm back. Akong kanin. Kumuha ko ng rice. Siyempre, mas masarap siya. Try natin kasama yung kanin. Alam niyo po, yung bobbies ko, hindi siya malansa dahil nilaga ko siya kasama ng tanglad at saka luya, yung ginger and lemongrass. And nilagyan ko ng maraming salt para kumagat na yung lasa dun sa baga. Hindi siya malansa, katulad ng iba, nakatikim na ako minsan. May nagluluto na, totoo yun, na medyo malansa. But this time, hindi malansa yung luto ko. And mabango siya, mangangamoy yung bahay nyo ng bobbies na niluluto nyo. So, try natin sa kanin. Mukhang masarap. Natikman ko na siya kanina, pero syempre sa kanin naman. Wow. Sobrang sarap. Mapaparami ka ng kain kapag ganito yung ulam mo. Alam niyo yan, diba? Kapag ang mga ulam, mga bopis, mga ganitong walang sabaw, lalo pag nagpipiknik, masarap din to dalhin. Kasi nga, syempre, hindi magtatapon yung sabaw. Mapaparami yung kanin mo. Ayan, oh. So, nakatayo po ako. Gusto ko lang ipakita. Isa pa. Sobrang winner. Masarap. Grabe, mapaparami yung kanin ko dito. Pero kasi nag-control ako eh. Parang gusto ko isang cup lang. Kasi kumakain ako, tinatry ko mag-isang cup. Kasi malakas din talaga ako kumain. Sobrang sarap. Sapa. Kain. Ang sarap ng bobbies ko. Promise. Tapos sa mga mahilig maanghang, kung gusto nyo pa, pwede nyo damihan ng siling labuyo. Pwede ka mag-add ng maraming labuyo. Para ito maanghang na, may siling labuyo naman to, kaya lang hindi siya ganun kadami this time. Ang sarap. Kaparami ko ng kanin. Promise. Bye. Have a Sunday, everyone. Tuloy ko na to.